naman, ako po nga pala si Delay Lopez. Mga hindi pa po nakakilala at bago lang po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell na rin po para ma-update po kayo sa aking mga gawin pong reaction video. So marami siguro sa inyong nagtataka at bakit hindi na ako nag-upload, nag-react sa mga videos ng ating mga idol na Franz and Rhythm. Konting kwento lang po, ayan. Iksihin ko na po yung aking kwento and mamaya na lang sa dulo yung iba. Ayan. So kasi, kung sa nabalitaan nyo siguro na maraming cases dito sa Hong Kong na alam din na nandito ako sa Hong Kong bilang isang OFW sa mga nakakaalam at nakakalam na nandito ako. Na isa po ako sa mga nag-positive, which is hindi naman po talaga, nagpapasalamat ako kasi hindi malala, mild lang po, sinat lang, ganon. 2 days din natin, after that is naging ubo at sipon, and nag 14 days quarantine din po ako. Ayan, so ngayon is magaling na po tayo, pero hindi pa po makalabas. Hanggang dito lang talaga ako sa kwarto ko, ang masaklap talaga. 14 days na nakakulong sa kwarto. Ayan. Ayan, hinahatiran lang ng pagkain ng mga amo ko. Napakabait ng mga amo ko na kahit papaano is hindi nila ako pinabayaan. Ayan. Malusog pa rin ako. Ayan, so ngayon guys is gagawa ko ng reaction video. Ayan, so na-share ko lang po. Ayan. So ngayon, sa 2 weeks na yon is nakapagpahinga tayo. So, salamat po ako kasi binigyan ako ni Lord na masalamat din ako at binigyan ako ni Lord na napaka-strong ng katawan na kahit papaano is nagpasakit man tayo is hindi malala. Ayan. So, ayan guys, isimulan na po natin ang ating i-react na video. At ang video ito ay yung nakaraang one na upload nila na ano yun? Narinig ko na to na nireact ni Dong A, pero hindi yung sa may kwan lang siya, sa may una lang na inexplain niya kung ano ang title ng kantang to is Buhay. Ayan, so ito po yung gusto kong i-react ngayon dahil kahit pa paano is alam niyo yun yung buhay ko is nagkasakit man ako is masaya ako kasi magaling na po ako, guys. So, start na po natin. And boy, start na po natin it is. Ayan. Kain po tayo ng orange. Vitamin C. Ito yung ginagawa yung music room pa nila simula. Yung construction. While FRANZ RHYTHM band rehearsal inside. Ayan. So nagpa-practice sila sa kanilang bahay. Sa loob ng bahay nila. Pati na. Shadong maliwanag dito sa kwarto ko. Wait lang, may narinig ako doon. May narinig ako doon. Ulitin ko ha. Parang narinig ko yung pangalan ng kaibigan ko eh. Wait lang. Ulit. Dong A? Narinig niyo ba yun, guys? Ulitin ko ulit. Only here by Dong A, sabi. Only here by FRANZ RHYTHM, sabi niya. Oh, diba, Dong A? Palakpakan naman natin dyan si Dong A. Parang narinig ko yun, Dong A.
Tama, ang hirap ay hindi natin maiwasan. Sadya talagang ang buhay, hindi sadyang sarap lang or yung, excuse me, didighay ako. Yung bang, kunwari is, makaupo ka lang is, meron ng may naluto ng pagkain. Kailangan mo talagang magtrabaho para naman is, kailangan mong paghirapan ng mga bagay-bagay. Lungkutan ay lagi na lang, kasiyahan ay minsan lang makamta. Tama naman yun, yung mga kalungkutan minsan. Katulad din namin mga OFW, mahahambing ko yung sarili ko sa mga katulad ko mga OFW. Lalo na pag nalulungkot kami, umiiyak kami, ganyan. Salang kami nagiging masaya pag nagde-day off at nagkikita-kita at kwento-kwento. Alam nyo yung buhay bilang isang OFW. Ayan, na-share ko lang po. O buhay, kahit sa mga mayaman, ay di lubos ang kanilang kasiyahan. Tama, kahit mahirap man tayo or mayaman, may mga talagang mapapasok talaga dyan ang pagiging malungkot natin minsan. Iisipin mo, may mga pag-iisip din ng iba na mayaman ka, pero masaya ka ba? Ganon, mga buhay man. Nung nasa iyo, merong ganong tao no, na napakayaman mo na pero naiisip mo, oo, nasa akin ng lahat, pero yung iba lang ha, yung iba, hindi ko naman nila lahat. Pero yung iba kasi naiisip na nasa kanila ng lahat, pero hindi pa rin sila masaya, yung ganon. Sa buhay ng mahirap ay gayon din. Tama! Lalo na kairap ang mga utang. Tama, pag maraming utang talaga mapapaisip ka talaga ba? Pero still, continue natin kanta para maintindihan. Papasayaw lang ko dito ba? Indak pa tayo dito. Anong dapat nating gawin, kuya? Maglingaw-lingaw ang ating limuti. Ano ba yung lingaw-lingaw? Ano po ba yung lingaw-lingaw? Ang lingaw-lingaw po ba, it means in Tagalog is aliw-aliw? Tama ba? Or comment down below naman po kung ano yung lingaw-lingaw. Kasi tayo maglingaw-lingaw at ating limutin, ibig sabihin ating sarili is aliw-aliwin? Ganon? Or di ko alam. Basta yun yung parang pagkakaintindi. Buhay ng tao'y sadyang ganyan. Tama, hindi dapat pagtakahan na ganun yung may mga mararanasan talaga tayong pagsubok sa buhay, yung bang malulungkot ka tapos mamaya magiging masaya ka na, yung ganun. Napapasunod ako dun sa kantang galing. Ang ganda ng ganda. Masayaw tayo dito. O diba? Nag-i-enjoy ako dito makinig at napapasayaw tayo dito. This song is brought to you by...
Galing, ang galing, ang galing, ang galing ng kanta. Wow. Grabe. Ang galing po nung kanta, promise. Ayan. So, itong kantang to, may ihahambing ko sa mga katulad naming mga OFW na yung... May ihahambing ko sa katulad naming mga OFW na sinabi ng kanta na minsan malungkot ka, lalo na pag namimiss mo na yung pamilya mo, maiiyak ka, ganun, malulungkot ka. Tapos salang kami nagiging masaya pag yung day off namin at nagkikita-kita kami. Ay, alam niyo yung ganun. Hindi mo talaga maiwasan na hindi malungkot pag may time na miss mo na yung pamilya mo. Pero still laban pa rin. Katulad ko noon na-quarantine ako dito nung nagpasakit ako is talagang naramdaman ko yung lungkot. Minsan is manonood ako ng nakakatawa, inaaliw ko yung sarili ko para lang mawala yung mga naiisip ko, yung minsan maiiyak na ako, yung ganun. Manonood ako ng nakakatawa para lang maging happy ako at hindi ko maisip na naka-quarantine ako dito ng 14 days. Ayan. Pero masaya pa rin kasi masaya ako kasi kahit papaano hindi ako pinabayaan ng mga amo ko na sa mga, yun, mahambing ko sarili ko guys ha, kaya ako nagawa tong video to, ilang buhay ko na na-quarantine ako dito ng 14 days. Papasalamat pa rin ako kasi napakaswerte ko pa rin sa naging amo ko kasi hindi ako isa sa mga na-terminate na katulad ng mga kapo ko, OFW na na-terminate dahil lang nag-positive is na-terminate ko yung mga kapwa ko, ibang mga OFW. Pero, lumalaban ako sa buhay na kahit na may ganitong pagsubok na pinagdaanan ko, lumalaban pa rin ako sa buhay. At kailangan nating i-aliw para mawala yung mga masamang iniisip-isip na mga bagay-bagay, mga ganyan. Ayan. So, at saka maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuport sa akin kung meron man po at mga magsusuport pa. Ayan. Maraming salamat po. At sa mga nagdasal sa akin na gumaling ako. Ayan. At pinag-pray na nakayanan ko naman po. Ayan. So, ika 14 days ko ngayon. Then tomorrow is pwede na akong lumabas ng aking kwarto. Ayan. So, it's my last day of quarantine. Sana po ipagdasal nyo kami. Tayo, pagdasal natin na sana po is mawala na po yung virus dito sa Hong Kong. At sana is wala na. Magsasummer na kung kailan magsasummer dun naman dumadami yung cases dito. Sana po is katulad ng Pilipinas is malampasan din ng Hong Kong to. Ayan. And thank you very much for watching my reaction video. Naihambing ko sa sarili ko na bilang nagkasakit tong kantang to na buhay. Isa lang yung buhay natin, dapat is pangalagaan natin at alagaan para para magpatuloy tayo sa buhay at sa mga dumating pang mga dumating pang mga pagsubok na kahit anong pagsubok na pagdaanan is kumakayanan natin. Ayan. Thank you very much po. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Thank you very much kung sa mga na magsusupport sa akin at susuporta pa rin. Ayan. Thank you very much for watching and sana i-subscribe po natin din ang video ng channel nila Kuya Franz. Ayan, ay yung parang manibago ulit ako mag-react dahil nga 2 weeks ako hindi nakapaggawa ng reaction video. Thank you very much for watching guys. See you on my next reaction video. Bye-bye and God bless.